Lord, sa oras na ito, kami po ay nagkasama at nakatipon, Panginoon, upang papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa iyong kabilang pangalan. Lord, sa aming pakikinig, ay yung salita, ang lalo na ang panglingkod, magbahagi, Panginoon, ay yung salita. Lord, ikaw po magbigay ng karunungan, knowledge of wisdom, Panginoon, na upang malaman namin, Panginoon, kung anong pag-inais mo para sa amin, at ang salita ito, Panginoon, ay pinisabi ng kagayaan, kagalagan sa aming buhay, at niyapay natin ito sa aming kanyang-kanyang sarili, Panginoon. Lord, maraming salamat, ito ang dalangin sa pangalan Jesus. Amen. Mga kapatid, sa pangalan nito, tayo po may nakaka-series ng sermono sa Popo ng Nehemias na may tema na rebuilding, rebuild ng Jerusalem o rebuild our faith sa ating Panginoon. Ang pamagat ng ating pag-aralan ngayon doon sa Nehemias 10:28-31 ay pananaliwa sa kautusan ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng pananaliwa sa kautusan ng Diyos? Ang pananaliwa ay sigasi sa tipa ng Diyos ay kasunod ng spiritual na pagbabagong singkat. Mayroon po itong transformation, kapatid. At magiging sigasi sa tipa ng Diyos. Ano yun? Ano po yung sigasi sa tipa ng Diyos? Ang sigasi sa tipa ay kapag ito ay tumibok sa puso sa mga Kristiyano na sila ay ginagawang mga kaibigan at lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Sa pamamagitan ng Dugo, Hesus Kristo, dapat magkaroon po tayong kasunduan sa Diyos, hindi po sa tao, kapatid. Naalala ko nung time na mahilig pa ako magkubat ng baso. Nung balikan ko lang yung mga nakaraan, no? Madalas po ako nangangako sa aking kaibahay. Pagkat tuwing talagang inialabas ko yung laman ng baso, talibin na kaya. Ang ginagawa pala ng misis ko, meron siyang notebook, sinusulat niya. At pinapipirma na sa akin at hindi ko na umulitin. Ako naman, pirma din ako, parang okay na, parang na salita. Pirma ako. Mga ilang araw, ayun na naman, may bubuhati na ng baso. Ang mga madalas nag-aaway. Nanangako ako sa kanya, sa tao, at palamakay sa Panginoon, hindi sa tao. At sila ay nagtatayo na may pagkamanak sa kanyang salita. Ito po yung sapaya ng Jerusalem. Sabi ng Panginoon, ako yung magiging Diyos, inyong Diyos, at kayo yung magiging ating bayan. Tayo ay nahuhulog, kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang bayan ng Diyos, sa kasalanan ng espiritual na kawalan at pakiramdam. Na magpagiging kontento, pagkawalang bahala, pag-iwalay, pagkagalit, at pagkawalang interes no, sa salita ng ating Panginoon. Dapat po, pagka-Sunday, mataas ang ating interes no, sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ang pananaliwa sa tipan ay kapag tayo sa pamamagitan ng Espiritu ay ginagawang handa. Handang magpasasalamat, may pagkatalaga na mamuhay sa tali ng pakikisama sa ating Diyos. Ang tali ng pakikisama na makita sa mga tapat na pag-aasawa. Pangilin ng Sabat, mga gawain ng kawaan at katapatan sa buhay ng ating Panginoon. Ang nananiwang sigasi sa tipan ay kasunod ng espiritual na pagbagong siglan. Mayroon po itong transformation, kapatid, pag ikaw po ay nananiwa sa sigasi ng tipan. Sa chapter 8 at 9 ng Nehemias, sinasabi sa atin ang espiritual na pagbagong siglan sa gitna ng bayan ng Diyos na nagpanumbalik sa kanila sa salita kung sa bayan ng Jerusalem. Nagpanumbalik sa pagsamba sa Diyos. Nang panumbalik sa pagkakumbabaan at pagpahayag ng kasalanan. Paano nangyari yung kapatid sa kanila? Paano nangyari ang pagbabagong sigdal iyon? Mayroon bang ilang konsepto ng paglagaw ng iglesia na kumagilos dito? Hindi. Ito ay ginising ng isang lalaking dumating sa Jerusalem. Sino po ito, kapatid? Isang malalaking nangangalan ni Nehemias na hindi isang mananaral. Tingnan mo, hindi po simples mananaral. Kundi siya isang lalaking hinahanap ang kapakanan ng bayan ng Diyos sa ilalim ng kanyang katiyakan at makadiyos na pamumuno. Kung saan ang kaibuturan ay hindi makitinag
sa tiwalan ng Diyos upang gawin ang ipinagawa ng Diyos sa kanya. Ang mga pader ng Jerusalem ay itinayo at ang mabagay ay nasa inayos sa pamagitan ko ng Nehemias. At sa ilalim ng direksyon ni Nehemias, kapatid, may ginawa po sila. Isang pulpitong kahoy ang itinayo at ang salita ng Diyos ay matapat na itinangaral sa taong bayan. Ang bayan ng Diyos ay nagpasimulang sumamba sa liwanag ng kabutihan ng Diyos. Ipinahayag nila ang kanilang kasalanan at hinanap nila ang kaawaan ng Diyos sa kanila. Dahil sa lahat ng ito, nabasa natin sa Nehemiah 9:38, kami ay gumawa ng matibay na kasunduan at isunulat ito. At pagkatapos ay nabasa pa natin sa Sakra 10:29 ay sumama ang kanilang mga kapatid at nanumpa. May panata na lakad sa utusan ng Diyos. So, nagkaisa po sila kapatid kung tayo na yun. Nung nanumbalik na sila sa ating Panginoon, nagkaroon po sila ng pagbabagong sigla sa buhay ng mananampalataya. Dahil dito, sa espiritual na pagbabagong sigla, nanumbalik ang kanilang sigasi sa bandang natipan ng pamumuhay. Sa pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Bilang kaibigan ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Jesus Kristo. Dapat, kapatid, nanagawin din po tayo sa buhay natin. Dapat na manumbalik tayo sa salita ng ating Panginoon. Sila ay nagiging masigasig. Katipan na ito, lalo na sa pagpanatili ng banal, matapat na pag-aasawa at pagdiriwa ng araw ng Sabat. Sa paggawa ng mga gawa ng kaawaan at sa pagiging tapat sa buhay ng Diyos. Ang bayan ng Diyos, sa lalim ng mamamunong din ni Hingas, kapatid, ay nakilala ngayon ang napakalilakot na pagkawalang bahala sa tipan na nagarawan sa kanila mula ng umanay ng pagkabihay sa Babiloniano. Ang tipan, inyong mga kapatid, ay isang talit na buhay na pag-isama at pag-ibig kung saan ang bayan ng Diyos ay nakatayo sa uplays ng Diyos. Ito ay itinatag sa pamagitan ng biyaya ng Diyos kay Jesu Kristo. At ngayon, ang bayan ng Diyos sa panahon ni Nehemias ay makikita ang kanilang mga kasalanan sa liwanag ng kabutihan ng Diyos. Kaya ang binigyan din sa ikasyema chapter ng Nehemias, at dahil nakita nila ang kabutihan ng Diyos at nakita nila ang kanilang kasalanan at ang kanilang pabayanan sa gawa ng Diyos. Ganoon mga kasi kapatid, nagbulag-bulagin po sila sa katotohanan. Nangibaw sa kanila ang mga bugtong gawain. Sabi nga sa Nehemias 9:38, kami ay gumawa ng matibay na kasunduan. Hindi isang bagong kasunduan o tipan, hindi sa unang pagkakataon. So, itong salitang ito, namuhay na ito noon pa sa kanila, kundi isang panata na magiging tapat sa tipan. Ang tipan na itinatag ng Diyos kasama nila. Nagkaroon po sila ng pagkakaisa sa tipan ng Diyos. As a community of faith, bilang tanda, gumawa sila ng kasunduan. Sapagkat ang Diyos ay gumawa ng talit ng pag-ibig sa kanila, ay siya rin talit ng pag-iiran ngayon sa talit ng pag-ibig ng Diyos para sa Iglesia o kaya para sa atin. Ang isang maruhalating tipan ng Diyos, ang tipan na ito mga kapatid, ito ay hindi nagmula sa tao, ito ay talit ng pag-ibig at pagkaibigan sa Diyos. Hindi talit na nagmumula po sa lupa. Hindi ito gaya ng halaman ang maos bulog sa lupa at pagkatapos ay makita ng mata ng Diyos at pagkatapos ang langit ay tutugod sa lupa. Hindi po kapatid. Ang tipan na ito ay bumaba. Itatatag ko ang aking tipan. Sabi ng isang nasalari, ako ay magiging iyong Diyos at kayo ay magiging aking bayan. So nilalarawan lang po naman dito kapatid na siya mas makapangyarihan sa lahat ang ating Panginoon. Ang tipan na ito ay itinatag sa atin sa pamagitan ng Diyos ni Jesus Kristo. Hindi bilang resulta ng pagpagpalitan ng tao sa Diyos at hinahanap ng humahantong sa isang kasunduan kung saan tayong dalawa sa kabila ng lahat ay magkasundo ng konti. Kundi ito ay sa biyaya ng Diyos na siya ay pagpasumbaba upang piliin tayo na maging kanyang kaibigan at gumawa ng maluwalhati sa atin. Sabi nga sa aklat ng Jeremias, no? Agkatiwan, ngunit ito ang tipan ng aking gagawin. Kasang bayan ng Israel, ilagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Ang aking isusulat iyon at sa kanilang mga puso at ako'y maging kanilang Diyos at sila'y maging aking bayan.
Ang tipan ng Diyos ay bumaba sa kanyang biyaya sa mga makasalanan ng lalaki at babae. Gumawa sa kanyang kalooban ayon sa kanyang kaawaan at pinalapit sila sa sarili nilang puso. Ang bayan ng Diyos ng tipan ay may panahon ni Nehemias ay nais papaniriwain ang tipan na iyon. Nais nilang patunayan ang tipan na iyong kapatid. Gumawa, kami ay gumawa ng matibay ng kasunduan, sabi nila. Nagbibigay kami ng tiyak ng kapasyahan na mamuhay kami bilang mga kaibigan ng Diyos sa lupa. Isunurat namin kung ano ang panata namin at pangako sa harap ng Diyos. At naglagay kami ng tatak dito. Yun ay nilagdaan namin. Sabi nila, ilagay mo ang pangalan ko dyan, ilista mo ang aking pangalan. At namasa natin sa mayroong 22 pari, 27 lipita at 44 na mga pinuno na sumumpa, na sumulat sa kanilang pangalan. Kaya nagkaroon po ito ng kasunduan na pati na bumalik sila, nagpalik po sila sa salita ng ating Panginoon. Ang katotohanan na inihayag ng 10 sakto ng Nehemias, ang katotohanan ito, kapag ang espiritual na pagbabagong sigla na ginawa ng Espiritu ay kumilos sa gitna ng bayan ng Diyos. Kapag ang kanilang mga puso ay dinuro, at kapag sila ay namangha sa kalingan ng Diyos. At nawala sa kamangaan ng kanyang kaawaan, ang resulta sila ay maging tiyang pagkatapos nito, mamuhay sa tipan ng katapatan ng Diyos. Sa simpleng pananalita, kapatid, kapag nakilala mo ang Diyos bilang Diyos, at naranasan mo ang pagkapatawad at kapagalan sa iyong mga kasalanan, ikaw ay magpasya. Ikaw ay magiging determinado. Kaya talaga mo ang iyong buhay upang mamuhay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay bilang kaibigan ng Diyos kay Kristo. Alam ko, ang isa sa atin, no, ay nakikilala natin ang ating Panginoon kung sino po ang Panginoon sa ating buhay. So, itinuturo sa atin na bilang mga Kristiyano, ang ipaglaban tayo sa kalaanan na walang pakiramdam. Na pagkawala ng sigasig sa Diyos bilang ating kaibigan, sa malaking kaaway ng ating pananampalatayang Kristiyano, ay ang kasalanan na pagiging kontento, lalo na kung tayo ay pinalaki sa pamamagitan ng Diyos sa loob ng Iglesia at sa tipan ng Diyos at lumaki sa gitna ng mga pagpapala ng Ebanghelyo, ng gaya at namula ng kanyang kabutihan. Huwag po tayo mangontento, kapatid, kung hanggang dyan po tayo. Dapat alam ni Lord kung saan tayo talaga. Alam ni Lord kung anong po ang plano niya sa atin. Nagpahandang nilalos ito ng ating laman at magsimula tayo manaturan ang ating mga sarili sa ating kasalanan ng mga mundong gawain at pagiging hindi tapat. Ang espiritual na panghihina ay bihirang maging biglaan, kapatid. Kadalasan ito ay mabagal na tagas. Ang pagpanatili ng tipan ay dapat talin upag ang Ebanghelyo ng Diyos ay tumagos sa ating mga puso at magpagumaba at bilang mga kasalanan. Maaaring tayong magwalang mahal sa tipan dahil sa pagkasira ng loob sa paghihirap habang sinisikap natin ang mamuhay ng tapat sa buhay. Kailangan natin makita ang Diyos bilang ating kayamanan, kapatid. Kailangan natin makita ang aming bagay na mahalaga ay ang ating relasyon sa ating pinatutuluan sa ngayon. Yan po ang mahalaga, kapatid, ang relasyon natin sa ating Panginoon. Ang talang po, kumusta po ang ating relasyon sa ating Panginoon. At pansinin natin, na kapag mayroong spiritual na pagbabagong sigla, yun ay kapag ang salita ng Diyos ay tunay na nabubuhay at tumikilos sa tingnan ng bayan ng Diyos, sila ay nagpasya mula sa puso, mamuhay ng mga sentro sa Diyos, buhay ng ipan bilang mga kaibigan ng Diyos. Ngayon sa panahon ni Nehemias, kapatid, hindi nila iniwan ito ang pangkalahatan, kundi ipinato nila sa ilang mga tiyak. Sabi nila, una sa lahat, ng aming pananaliwa ng tipan, ang pagiging kaibigan ng Diyos sa salimugang ito ay makikita sa aming pag-aasawa. Bakit? Nabasa natin sa talatang 13 ng chapter 10, hindi ibigay ang aming mga anak ng babae sa mga mamayan ng lupain o pag-aasawahin man ang kanilang mga anak ng babae sa aming mga anak na lalaki. Ang unang partikular na binanggit nila tungkol sa kung paano sila mamuhay bilang kaibigan ng Diyos ay manikita, kapatid, ito sa kanilang pag-aasawa. Bakit nila sinabi yun? Dahil ang iyong pag-asala at ang espiritu ng buhay ng iyong pag-asawa ay may kinalaman sa lahat ng
sa isang kasiyahan sa pagkikisama sa Diyos. Ito ay dahil sa mahalagang krugan na ibinigay ng Diyos sa pag-aasawa at sa karanasan ng kanyang pipay na pag-ibig. Kung sino ang iyong mamangasawa ay nangapekto ng malalim sa iyong relasyon sa Diyos. Totoo po ito, kapatid, no? Talo na kung ang iyong naging asawa ay hindi po Kristiyano. Talagang nakakapekto dito sa iyong mamangasawa. Inawan ng Diyos ang pinakamalapit at talim ng buhay. Ang pag-asa ng isang larawan ang pinakamata sa talim ng kanyang ipad. Ang katotohanan ito ang kumukontrol sa pag-aasawa. Kaya si Bro Adagia, dahil siya ng mungkina, hindi na maling hanggang niya, decision sa pag-aasawa. Ang katotohanan ito ay nabigil sa bawat sukat ng pag-aasawa. Ito yun ang mahalugan na mag-aasawa lamang sa Panginoon. Yun ang mahalugan na mamumay ito sa pag-aasawa kung paano ang Diyos ay nabubuhay sa kanyang tipan. Ang iyong pag-aasawa ay dapat maglalarawan ng pagkakatawad at ng katapatan. Dapat mong hanapin ang isang tapat sa Diyos at pagkasalan ang taong iyon, kapatid. At dapat kang maging tapat hanggang sa kamatayan sa taong iyon. Kaya hindi mo pwede makapatid ang pag-aasawa. Ibig sabihin, mga kabataang lalaki, makinig po kayo. Maging mga lalaki ng Diyos, maging spiritual, ihanda ang inyong sarili sa pag-aasawa. Kapag kayo ay nakipag-date, dapat kayong magpakita ng pagkasensitibo sa Diyos at sa kanyang kautusan. Dapat alam mo na kung paano siya ituturing kapag binibirit mo siya. Paano ba natin ituturing ng mga ating asawa nung binigit natin siya? Hindi mo sasamantalahin ang kalayaan, kapatid. Hindi mo siya ipaglandakan na para isang tropiyo. Kaya people nowadays, kapatid, kung napansin natin, maraming may mga asawa. May anak, kapla naman asawa. Dahil dapat, bubuo ka ng relasyon sa kanya sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagbasa ng salita ng Diyos. Kasama niya at pamamagitan ng panalangin ng kasama niya. Dapat kasama kayong panalangin. At mga babae naman, kailangan ninyong maghanap ng isang pinuno, hindi naman sa isang pinuno na hinihila ka sa paligid. Kundi dapat kang tumingin sa pinuno yon na naghatid sa iyo ng alaga at proteksyon sa buhay ng Diyos. Kailangan mong tingnan ang kanyang buhay habang siya ay nabubuhay sa harapan ng Diyos, kapatid. Ang pinakaunang bagay na makita kapag ang tipan ng Diyos ay iniibig sa gitna ng bayan ng Diyos at sinayin na buhay sa kamalayan ng tipan sa Diyos ay nagtatag sila ng pag-aasawa na nakasentro sa Diyos kung saan sila ay tapat hanggang pagkulay nila ang kamangayan. Dapat mga kapatid sa may mga asawa, no? Sa mga mag-asawa pa lang, dapat alam mo po ito na maging tapat po tayo sa ating pag-aasawa. Dapat ang Panginoon po ang isang nakasentro sa pamumuhay ng mag-asawa. Kasi kung wala po ang Panginoon, wala po. Wala po mangyayari pagkasama ng Panginoon. Ang pangalawang itibayan ng pananariwa ng ipan ng taong bayan sa ilalim ni Nehemias ay nakikita sa pagtupad ng Sabat. Ito po yung araw ng mamahinga. Mapasa natin sa talatang 31, kung ang mga umayan ang lupain ay nagdala ng mga kalagal o anumang butil sa araw ng Sabat upang pagbili. Sabi nila, kami ay hindi ibigay sa kanila sa Sabat o sa isang banal na araw. Yun ay mahalaga din kung paano namin iingatan ang araw ng Panginoon. Bakit? Dahil napaka-importante po ang araw na ito para sa Panginoon. Ang araw ng Linggo. Dahil mayroon ding malapit at hindi mahiwalay na koneksyon sa pag-iingat sa Sabat at mamuhay ng iba. Kung paano mo iingatan ang Linggo at kung paano kayo namumuhay bilang mga kaibigan ng Diyos sa buong buhay mo. Mayroong hindi maihiwalay na relasyon sa pagitan nila. Ang Sabat ay tanging araw ng pagkakaibigan at pagkikisama sa Diyos kung muna natin ginagawa ngayon, kapatid. Ito ang araw na ikaw ay pinalaya sa iyong amo.
Mula sa iyong makalupang tungkulin upang makapunta ka at pumasok sa kanyang presensya at magpag-usap sa kanya at ibigay ang buong araw pag-ibisama sa kanya. Ang layunin ng Sabat ay tipan, kapatid. Upang magpasok ka sa isang tanging talit, isang tanging oras ng pag-ibisama sa Diyos. Ang taong bayan ng panahon ni Nehemias ay may pinapanata tungkol sa pagpagpahiligan sa Diyos. Sabi nila na itong pagpagpahiligan sa Diyos ay nangahulugan na hindi sila mangangalagan, hindi bibili ng mga paninda na mga mamaya ng lupain sa araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay hindi araw ng pamimili sa mall. Pagtingin sa mga tindahan at pagkumpara ng mga presyo, kapatid, ito ay araw ng palengke para po sa ating kaluluwa. Ang araw ng Panginoon na bumili ng magpasa, gumupit at magtabi ng lahat ng kasangkapan, lahat ng mabuting bagay, lahat ng mahalagang bagay ni Jesucristo lamang, kapatid. Ito ang araw na ikaw ay uuwi, papasok sa bahay ng Ama, kung saan ang kahabagan ay maghihintay at mag-usap siya sa atin, kapatid. Ang Sabat ay isa rin kamahangang pagkakataon magpapatuo para sa tipan ng Diyos. Ang Kristiyano may ayang tindahan ay nagsasara ng kanyang tindahan isang bisis sa isang linggo. Ito po yung practice nung yung dati kong sekta na pinabilangan yung 70 Adventist at saka yung Protestant. Pagdating talaga ng linggo, sinasara nila yung tindahan. Kung hindi ibig sabihin na kung maghapon mo, ako yung mag-church, saan mo buksan nila? Kaya na sinasara nila sa umaga. At balik nila, saan nila binubuksan? Ano po yung practice nila? Lahat ng kung may katulong ka sa bahay, kung sino man, kasama nila sa pagsimba. Pag-uwi nila, saan nila kukusan mo, tindahan. Nakikita ka ng iyong kitbahay na pupunta sa iglesia, isinangan mo ang mga bata sa isang kasakit at titignan ka ng mga kitbahay mo. Nagkapatutuo ka sa kanila na iniwan mo silang walang pagduduta, kapatid. Meron kang katapatan sa Diyos. Katapatan na sa talaga ang punta dapat, kapatid. Ang pangatlong bagay na napakita ng pananaliwa ng mga Hudyo sa tipan ay ito, na ipinahayag nila ang kanilang pagiging espiritual na di mga sariling gawa ng kawaan. Nabasa natin sa Tratang 21 sa 13, at ito ang aming gagawin. Sabi nila, magpapakita kami ng kawaan sa kanila, may pagkautang sa amin ang kawaan ng pagkita ay ang sumasadaling sa kanyang pagiging. Kapag kayo ay nagpasyang mamuhay ng may tipan, tapat na buhay kung ngayon na magkaroon kayo ng kaawaan sa isa't isa sa Panginoong Jesucristo. Ang nabuting sugatan ng katibayan ng puso tungo sa Diyos ay kung paano tumakayo ang isang tao sa kanyang kapatid at lalaki na babae at kung siya ba ay sensitibo sa kanilang pangailangan. Kapag tayo ay tumayo sa tipan ng Diyos at ating sabihin, magpapatawad ako, inalagay ko ang pinakamagaling na pagtayo ng mga Diyos ng iba. Nasa naisin mo sila ay sumasagana. Ibibliss mo kapatid yung iba. Kaya nga ngayon, God bless you, God bless you, Jamigin, pinapatid mo yung pagkapala. Kaya nga yung pagkalayin sila ng ating Panginoon. Pag-apat, ang panaliwa ng Dipas Manaw Nehemias ay nangikita sa nanaliwang katapatan sa Iglesia. Kunin natin mula sa chapter 10 kung saan sinasabi nila, hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Sila ay magiging tapat sa bahay ng Diyos. Ang katapatan sa Iglesia ay malapit na nakatali sa pamumuhay bilang kaibigan ng Diyos sa tipan. Bakit? Dahil sa gabaw ng lahat ng pagbagay, sigaw ng pag-asawa, sigaw ng pag-ingat ng Sabat, sigaw ng mga gawa ng gawaan, sigaw nilang lahat, sa Iglesia ang Diyos ay lumapit sa atin sa pagsamba. Doon siya bumaba sa atin, kapatid. Mga anak, saan lugar ba ang malapit sa langit? Sa panig ito ng kaibigan, ano ang lugar ng pinakalapit sa langit? Yun ang pagsamba ng Iglesia. Community of faith, tulad mo na natin ginagawa ng kapatid. Ibig sabihin, kung ikaw ay mamumuhay bilang kaibigan ng Diyos, sa nabulang ito, kailangan mong suportaan ang iyong Iglesia. Kailangan mong maging sangkot sa Iglesia. At ang bayan ng Diyos, panahon ni Nehemias, ay nagiging napakatiyak na puntong ito, kapatid. Sabi nila, magdadala kami ng kaloob, magdadala kami ng kahoy, magdadala kami ng tinapay, magdadala kami ng mga unang bunga.
inalala nila ang kanilang tungkuling pagbigay ng matumpag. So tumaas po sa kanila ang giving na mali. Hindi na po magalit ang kanilang pusa noong time na yun, kapatid. Ababaw na lang po, tumaas ang kanilang giving. Sinusuportahan nila ang iglesia. Ang bayan ng Diyos sa panahon ni Nehemia ay muling na nariwas at ipan ng katapatan sa kanilang buhay. Kami ay gumawa ng matibay at sunduan sa amin nila. Isinulat namin ang aming mga pangalan at tinatakal ito. Nilandaan namin, sumayang pa talaga ito, kapatid, bilang kapahaga ng aming pansariling pasya. Sa biyaya ng Diyos, tinatakal namin kami ay sumusumpa. Ito ang resulta ng biyaya ng Diyos sa gitna nila, kapatid. Ang resulta ng biyaya ng Diyos sa gitna ninyo ay gumagawa kayo ng pagkatalaga na kayo ay mamuhay bilang kaibigan ng Diyos sa inyong pag-aasawa, sa sapat, sa pamagitan ng pagkapakita ng kaawakan, sa pamagitan ng pagiging tapat sa iglesia, at tapat sa Diyos. Dalagdaan ninyo ito. Ilagay mo ang pangalan ko, isama ninyo ako, yun po ang ginagawa nila doon sa Jerusalem. Ito ang pagkatalaga na dumating kapag ang banal na Espiritu ay pumukaw, kapatid, sa tunay na banal na pagkabagong sigda sa ating mga puso. Dahil pinatawad niya tayo at nagkaroon ng kapagdan sa atin at naging ating Diyos, nanakol tayo mamuhay bilang kanyang mga kaibigan sa pag-aasawa, sa pag-iingat sa sabat, mga gawain ng kaawaan at katapatan sa iglesia, ito ay pagpapalad, kapatid. Sabagkat mamuhay bilang kaibigan sa ng ipan ng Diyos sa pag-ibig at pag-iisama sa Diyos ay isang buhay ng pag-asa at kagalakan at kapayapaan. Ito ang pasimula ng walang hanggang buhay, mga kapatid. So, balikan po natin kung ano po ang ginawang dinihin niya. Sa akat ng Kawikaan 2880, sinasabi dito, without a vision, people will perish. Ang vision o Panginoon ay larawan ng bukas na pinapakita ng Diyos sa kanyang mga lingkod tungkol sa pinaharap ng kanilang nasa kupan. Sinihin niya, kapatid, na laging may pangarap. Alam ko po, sa atin dito ay meron po tayong mga pangarap, babae man o lalaki. Narito ang mga paraan ni Nehemia upang matatugon sa suliranin. Bumalik tayo sa mga nakaraang chapter na tinatag ng nakaraming ko. Pagkarinig sa suliranin, lungkot ang unang naramdaman ni Nehemia. Siyempre naman po, sino pong may problema na masaya? Maraming dahil malay sa sariling bayan. Alam niya na hindi siya maaaring tumugon agad sa pangailangan. Subalit sa isang visionary leader, sinihin niya. Kaya niyang tumingin na higit na nakita lamang ng mata. Kaya niyang kinarawan ang hinaharap. Paano niya po ito ginawa, kapatid? Ano po ginagawa ni Nehemia during time? Una, lumapit siya sa Diyos upang manalangin. Okay? Alang-alang sa pag-ibig sa rin bayan, nag-ayuno si Nehemia ng 4 buwan para idalangin ang Diyos sa rin. Sa Diyos siya unang lumapit, kapatid. Sa halip na gumawa agad ng sariling hakbang, ang tunay na vision ay mula sa Diyos, kapatid. At ito ang pinaglaro kay Nehemia. Ito yung unang ginawa. Lumapit sa Diyos at nalangin. Ang pangalawa na ginawa. Lumapit siya sa mga tao maaaring makatulong sa kanya. Okay? Habang nag-ayuno, napansin ng hari ang lungkot ng mukha ni Nehemia. Dahil sa pagkatanong ng hari, nakakita ng pagkakataon si Nehemia upang itulog sa hari ang kanyang suliranin. At inulungan naman siya ng ari sa bahagi ito ng pinto. Makikita natin kung gaano kalaki ang tiwala at nasakit ng hari kay Nehemia. Marahil si Nehemia, kapatid, ay pinagkakatiwalaan ng hari dahil sa kanyang katapatan at kabutihan. May pagkakataon na ilay, kakailangan rin ng isang lalaki ang tulong ng iba. Paminsan-minsan, kailangan din na aminin natin na may kahinaan tayo, kapatid. At maaaring tayong patulong sa iba, maaaring ang mga kaibigan, kapag-anak, o sino ating maraming na kaibigan na positive ating hindi kapitan, no? Nakita natin ang nakaminan ito kay Nehemia. Humingi siya ng tulong sa hari, at dahil lalaking mapagkatiwalaan, agad siyang tinugon ng hari dahil sa kanyang integridad. Ang integridad o tiwala ay ibang tao ay mabuting, ito ay mabuting asal sa atin. Para sa isang lalaki upang siya ay pagkatiwalaan at tulungan. Maaari siya matulungin din ang tao mo tulungin at madali
turunan. Ang pangatlo, hinimog niya kapatid ang mga mamamayan ng Jerusalem upang magkaisa. Ito po yung ginawa ni Nehemia. Ang mission ni Nehemia na itatayo muli ang buo ng Jerusalem ay hamon upang magkaroon ng panibagong pag-asa sa kanilang buhay. Ano mo bang yun sa akin dito kapatid? Kagkaano mo tayo masalak sa mga problema ng pagsubok? Kaya sa pagkakang kapatid, pwede kang gumamit ulit at gumamit po tayo sa ating Panginoon. Handa po ang Panginoon sa atin at ang gabi kung ano po ang ating mga kasalanan na ating nagawa sa kanya. Ang pag-asa na lang ni Nehemia na maaaring itayo muli ang buhok ng Jerusalem ay binahagit niya sa mga mamayan ng bayan at naunawaan naman ang Jerusalem ng kanyang pangitain. Nagkaroon po sila ng kasunduan sa pertenyong kapatid. Maganda ang kalagayan ni Nehemia sa palasyo ng hari. Ngunit, bakit gusto pa niya umuwi sa Jerusalem? Bakit kailangan ko umuwi? Okay lang umuwi ko dito eh. Kasi ang nabawo ni Nehemia sa palasyo ng hari ay kapirit. Nagatigin po siya ng pagkain ng hari, nagatigin ng kapirit. Lahat ng dumadaan sa kanya. Pero mahirap yun, bago dumating sa hari ng pagkain, siya muna ang titigin. Paano may gasto niyo? Hindi siya muna. Masabi natin hindi magkasalimit si Nehemia. Binilit niya ang kapakanan ng Jerusalem bago ang kanyang sarili. Mas mahalaga para sa kanya ang sumunod sa utos ng Diyos kaysa manatili sa maraming kalagayan sa palasyo ng hari. Ang dahil doon, kapatid, nagtagumpay si Nehemia. Ang tagumpay ni Nehemia, hindi naging madali, kapatid, ang tagumpay ni Nehemia sa pagtayong ng buo. Bakit? Naroon si Sanballat na nananako at nanira sa mga taga-Jerusalem. Palaging gumagawa ng paraan sa Sanballat upang maghinaan ng loob ang mga kauhan ni Nehemia. Sa kabila ng lahat ng ito, nagtagumpay pa rin si Nehemia at ang buong gumpay ng Jerusalem. Bakit siya nagtagumpay? Ano ba ang naging sekreto kung bakit nagtagumpay si Nehemia? Una, dahil sa Diyos siya nagtiwala ng lubos, kapatid. Dapat sa Diyos natin pagkatiwala ng lahat ng bagay kung ano kung mayroon tayo. Hindi po sa katabi mo, hindi sa bigbahay mo, hindi po sino-sino. Dapat sa Diyos po natin ipagkatiwala ang lahat. Pinatunayan ng Biblia na ang mga tao maunang magtiwala sa Diyos ay nagtatagumpay. Ito ang nakamit ni Nehemia ayon sa Nehemia 6:16 at naniwala sila na tapos nila ang gawain sa tulong ng Diyos. Ang Diyos po ang naitaas nito kapatid. Pangalawa, sa direksyon ng pangitaan ni Nehemia, sila po'y nagkaisa. Masigla kami at patuloy sa pag-ayos ng buhok. Ito ang masayang ulap ni Nehemia sa kanilang pagkilos. Sila ay parang namangka at sumasagbang sa isang direksyon. Abilis silang kumilos at masaya dahil sa pagkakita nilang tagumpay. Ang mga kalamihan ay tinatawag ay tinawag ng Diyos upang maging leader kapatid. Leader tayo ng ating pamilya, ng una, o sa iglesia at sa lipunan. Ngunit upang maging mabuting leader ka, kailangan tayo magkaroon ng pangitain o vision upang sa gabay ng Diyos, makita natin malinaw ang direksyon na nais ng Diyos na dapat natin dahapin. Ang bawat ama ay dapat na magbahagi ng vision sa kanyang sariling sampayanan. Diba? Pag tumakbo ko ng mayor dyan, kung wala kang vision, mananalo ka dyan. Hindi ka ako sinuharapan. Wala lang. Gusto ko lang tumakbo. Ituto niyo ako. Mananalo kaya eh? Patingin niyo. Hindi kaya na vision mo tayo. Mayroon tayong purpose kung bakit ka tumakbo. Mahalaga magkaroon ng pamamilya ang pangarap sa isang ama upang akayin niya ang pamilya tungo sa isang matagumpay ng buhay. Sa kabila ng mga problema at may bigat na pasahin, ang bawat ama ay may pangitain ay maaaring magiging inspirasyon sa kanyang mga anak tungo sa tagumpay. Ang bawat lalaki na nasa leadership position kapatid ay dapat nakita ka ng malinaw na vision o pangitain. Kaya nga ang bawat hindi natin sa Indonesia ay mayroon tayong vision na vision. Kailangan alam natin kung bakit mayroon small group. May men and women ito at kapagawain. Ano ba ang plano dyan? Ano ba ang vision natin dyan? Wala lang ba? Kailangan may vision po tayo. Maraming leader ang itinatindig ng Panginoon sa mga karamihan. Ngunit, marami rin ang hindi nagtagumpay. Dahil sa kawalan ng vision, direction,
strategy at definidong patutunguhan. Wala pa silang end goals, kapatid. Ang mga programa na nilang dala. Si Nehemia ay kinitaan ng paggabay ng Diyos ng isang bad guidance. Malinaw na kabatiran sa lawin at panitain, pero isang clear vision ng Diyos, kapatid. Tama ang pamaraan kung paano makapit ang ayunin yung effective strategy kung paano manumpalit sa salita ng ating Panginoon. Katulong ng Diyos, siya po ay nagtagumpay, kapatid. Ngayon natin, katulong ng ating Panginoon, tayo po ay magtagumpay kung ano po ang mga plano natin sa ating mga buhay. Mga kapatid, bilang mga wakas ng mensahe o reflection question po, mga kapatid. Una, gaano kahalaga ang pagtitiwala sa Diyos ng isang matsong Kristiyano pagdating sa mga pagsubok sa loob ng tahanan? Pangalawa, okay lang bang aminin ng isang lalaki o babae na may bagay na hindi niya kaya mag-isa at may natulong sa iyo? Ang pangatlo at pangulit, kung ikaw ang isang leader ng iyong iglesia, ano nga ang bagay na dapat baguhin? Paano ang maaaring maging plano mo upang masipupunan? Maraming salamat po.